Hello! Good day! Welcome to my YouTube channel, Robby Success TV. So, dito na naman tayo sa panibagong pag-aaral na nagbibigay ng tips, kaalaman, at wisdom na may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, napakaganda ng topic natin sa episode na to. Bakit? For sure, marami sa inyo ang namumroblema pagdating sa financial o sa pagbabudget. At alam naman natin na kapag hindi sumapat ang budget, kanino tayo lumalapit? O kanino tayo kumakapit? Sa Mumbai. Okay, o kaya namumutang tayo. So, alam nyo ba na ang utang ay pwedeng maging mabuti at pwede rin maging masama. Depende sa taong namumutang. Okay, so sa episode na to malalaman natin na yung utang na pwede mong gawin ay pwede magbago din ng iyong buhay pagdating sa financial aspeto. Okay, so kung ready ka na, watch and learn dito sa video na to. Okay? Yun! Buti na lang, andiyan ka pa. At ngayon, matututunan mo kung ano ba yung masamang utang at mabuting utang. Okay? So, ano ba yung masamang utang, Rod? Okay, ito yung masamang utang. Ang masamang utang, ito yung umutang ka at nagamit mo yung pera na walang nag-generate na income. Meaning, yung hinira mong pera ay naging gastos. Paano yun? Halimbawa ganito, bumili ka ng cellphone, bumili ka ng bagong TV, bumili ka ng bagong electric fan, o kaya bumili ka ng bagong ref, at inutang mo lang ito. Ang tanong, may binalik ba itong pera sa'yo? Pag wala itong binalik na pera sa'yo, ibig sabihin, yung pinagkagastos mong yan ay liabilities. At yung pinagkagastos mong yan ay maglalabas at maglalabas pa rin sa'yo ng pera. Ano ibig sabihin nun? For example, bumili ka ng TV. Pag ginamit mo yan, gagastos ka ng kuryente at maglalabas ka pa din ng pera. Pag bumili ka ng cellphone, natural, magbibili ka ng load. O kaya, kukonek mo sa internet, magbibili ka rin ng internet. Di ba? So, ibig sabihin, maglalabas ka pa din ng pera. Bumili ka ng ref, natural, gagastos ka ng pera at lalaki yung kuryente mo. So, meaning, yung utang mo, dinala mo doon sa mga bagay na hindi naman mag-generate ng income na tinatawag nating liabilities. Meaning, maglalabas at maglalabas pa rin sa'yo ng pera. Okay. So, pasimplehin natin ha. Pasimplehin natin. Pagka yung perang inutang mo ay walang ibinalik na pera sa'yo o hindi nag-generate ng income, yun yung masamang utang. Bakit? Kasi patuloy na at patuloy kang mababaon dahil doon. Dahil ginamit mo yung perang inutang mo sa walang kwentang bagay. Eh paano halimbawa, Rod, ginamit ko para sa pag-aaral ng aking anak. Isipin natin na pag nangihiram tayo ng pera, dapat yung may babalik sa atin ito, sa short span of time, makabawi tayo. Okay naman yun, nangungutang tayo para pagdating sa pag-aaral ng ating anak. Kaya lang, after ilang years mo pa yun, bago mo yun makukuha. So maganda, pag nangutang ka, dapat yung mag-generate ng income para yun ang pang-sustain mo doon sa nag-aaral mong anak. Okay, gets? So meaning, kapag hindi ito nagbibigay at nag-generate ng income, ito ay hindi mabuting utang. Okay? Ito yung tinatawag na bad debt. Ibig sabihin, ito yung naghahatid sa iyo ng mas mababaon ka. Kasi nga, yung inutang mo ay naging gastos at walang ibinalik na tinatawag nating liabilities yung pinaglaanan mo nito. Okay? Pero ano naman yung mabuting utang? Okay. Ang mabuting utang, ikabalik na rin ito nung bad debt. Ito yung tinatawag na good debt. Ano ibig sabihin nun? Ito yung pinagkagastusan mo, inutang mo yung pera, pinagkagastusan mo, at inalaan mo doon sa mag-degenerate o magpapasok sa'yo ng income. Okay, ano ibig sabihin nun? Kung sa liabilities, naglalabas ng pera yung pinagkagastusan mo nung inutang mo, dito sa may good debt o yung mabuting utang, ito naman nagpapasok ng pera sa bulsa mo. Okay, halimbawa ganito, inilaan mo yung inutang mo sa negosyo. So, pwede kumita yung negosyo, maglalagay ito ng pera sa bulsa mo. For example, ganito, yung cellphone na binili mo, gusto mo palang mag-load.
So meaning, yung cellphone na binili mo, maghahati dyan ng pera sa'yo. Kasi, tutubo ka sa load na ibibenta mo. Okay? O for example, bumili ka na, nangutang ka ng motor. Di ba? Pero gagamitin mo naman ito para maging angkas driver ka or joyride driver ka or sampa. Di ba? So meaning, binili mo, inutang mong motor no, sa kasa, eh ibig sabihin, magdadala ng pera sa'yo. Umutang ka ng kotse, ginamit mo as bilang grab. Yun, magdadala ng pera sa'yo. Ang ibig sabihin nun, doon sa utang na ginawa mo, ginastos mo yung pera na yon, yung utang na yon, para bumili ka ng assets. Okay? Ano yung assets? Yun yung magdadala ng pera sa'yo. Okay? Alam nyo ba, nakaramihan sa mga matatagumpay na negosyo sa atin ngayon, dito sa Pilipinas, lalo na yung malalaking negosyo, nanggaling yan sa utang. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung manginasal, yan, palagay ko nakakain na kayo dyan. Yung may-ari niyan, si Ed Garcia, o yung tinatawag siya Injap, no? At the age of 26 years old, sinimulan niya yung unang branch niya sa Iloilo ng manginasal. At, alam nyo ba, bago niya simulan yun, nangutang siya ng 2 million pesos. At alam nyo ba, noong 2010, binili yung 70% nito ng Jollibee Food Corporation sa halagang 3 billion pesos. Oh, laki nyo ha? So, ito ng 2 million. Pero pagkalipas lamang na, I think, 4 or 6 na taon, bumalik yun ng grabe, ilang ulit. No? Kasi 3 billion pesos ang ibinalik nito. So, ibig sabihin pala, kapag yung utang na ginawa mo ay ilalaan mo sa maganda, eh pwede itong madoble, pwedeng matriple, o kaya masigit pa dun. Kagaya na nangyari sa founder ng manginasal na si Edgar Injap Sia. Okay? So sana, dito sa video na to, medyo na bago yung mindset natin pagdating sa pangungutang. At gamitin natin yung kapangyarihan ng perang makukuha natin sa pangungutang para palaguin ito. Sabi nga sa Deuteronomy 8:18, it is God who give us the ability to create wealth. Okay? So sabi nga, kung ang buhay mo ay lang kay Kristo, magiging kapakipakinabang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong sa'yo, dislike, share, and subscribe the video para at least marami tayong kababayan at mga kasamahan na maaaring matulungan ng video. Okay? So God bless, God be the glory. Yay!